at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayong ding layunin ay magmahal ng kanyang minahal at makakapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig na gulanit ang kasuotan at naniklohod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambugin, at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang natira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na iyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang iyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami mahabang panahon, gayon may hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo muli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming matiwasay sa Juda at Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayon papurihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa, nataglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling inahinango niya't binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusaman kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo, at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Magsitayo na po ang lahat.
ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan na at kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugon niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbao ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na inyong natatanggap sa inyo, at manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyo mga paa bilang babala sa kanila." Kaya't humayo ang mga alagad at nagdakbay sa mga nayon at ipinangaral ang mabuting balita at nagpapagaling na mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Bakit kaya binili ni Jesus sa kanyang maalagad na sila'y makikituloy sa alinmang bahay na tumanggap sa kanila at mananatili sila roon hanggang sa pag-alis nila sa bayang yon? Ba sila makikitira sa isang bahay? Anong meron? Maganda mapansin na yung utos ni Jesus na ito ay paraan din ng pagpapahayag ng mabuting balita. Doon sila sa bahay na iyon. At ang gano'ng ginagawa pag may tao sa bahay, may bisita, nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, kasamang kumain. At hindi ba ganito rin yung pagpapahayag ni paraan ni Jesus ng pagpapahayag ng mabuting balita na siya ay kasamang kumakain? Iniisyuhan pa nga siya ng mga Pariseo. At sinasabi nila, bakit si Jesus nakikipagkumakain kasama ng mga makasalanan at mga publikano? Dahil itong paraan ng kipag-usap at sa bahay na kanilang tinutuluyan, nagiging lugar kung saan ang mabuting balita ay ipinahahayag. Nagsisimula ho sa pagpapahayag sa pamilya. Kaya maganda rin po sa atin bilang Kristiyano, sa ating pakikipag-usap bilang pamilya, may buwang ba ang salita ng Diyos? Sa inyong sama-samang pagkain, sana ho sa may sama-samang ang kumakain, ay i-recover po ulit natin yung pakikipag-usap. Kadalasan kasi ngayon, sama-samang ang kakain, bukas naman ang TV. So saan nakatingin? Eh di sa TV. Pwede nga sama-samang kumakain. Pero katabi naman ang cellphone. Asan nakatingin? Eh di sa cellphone. Magkakaharap nga kayo, pero hindi naman nagpapansinan. Nakatingin sa cellphone o sa TV.
Maganda na sana sa atin bilang Kristiyano, let us recover again communication at table. Pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan, pakikinig. Naalala ko, may isang commercial. Nakalimutan ko kung anong commercial ito. Pero yung magulang, magkakaharap silang pamilyang kumakain, pero yung magulang nakatingin sa cellphone. Tapos sinabi ng anak, "Nay, may nangaaway po sa akin sa school." Nung umpisa, hindi nila pinapansin yung anak nila. Busy sila sa cellphone nila. Pero nung inulit ng bata, "Nay, may nangaaway ho sa akin sa school." Tapos sinimulan ng baba ng mga magulang niya yung cellphone at tinanong sa bata, "Ano bang nangyari? Sige, ikwento mo sa akin." Maganda na ho sa atin bilang pamilya to recover again talking at table. Pagkakamustahan, pagkikwentuhan, hindi nakatingin sa cellphone. At higit sa lahat, bilang isang pamilya, sana may puwang din ang salita ng Diyos sa inyong pakikipag-usap bilang isang pamilya. Hindi kung ano lang ang viral, kung ano lang ang sikat. Pero maganda rin, no, sa mga ama ng tahanan, challenge ko kayo na kayo ang magsimula ng kwento at pag-uusap tungkol sa mabuting balita. Sabi nga ho, 90% ng mga anak na lumalaking maayos ay nagmumula sa impluwensya ng isang tatay na may pagmamahal sa Diyos. Ito po yung study, hindi ko alam bakit tatay ang malaki yung influence. Huwag gumagalit sa akin yung mga nanay. Baka may study rin naman yung influence ng nanay, ano? Pero lumabas po ito 2 years ago that the influence of the father has 90% impact sa upbringing ho ng bata. Kaya mahalaga ho ang mga ang gampanin ng mga Kristiyanong ama. At hinahamon ko po yung mga tatay na naririto. Use that influence in molding your children para ang mabuting balita ay maipahayag at humubog sa buhay ng inyong anak. Siguro ito yung dahilan kung bakit sinasabi ni Jesus, makitaloy kayo sa iyong bahay. Sa isang yugtunga ng Ebanghelyo, makikain kayo sa kanila. At ang pagkain ay palusot lamang para makipagkwentuhan. In dinner table, the Word of God is always shared. Sana let's recover that as Christians. I-recover natin yung pakikipagkwentuhan sa pagkainan. I-recover ulit natin ang mula sa pakikipagkwentuhan ang mabuting balita ni Jesus ay napakikwentuhan din. Nawa maging hamon ito sa atin bilang Kristiyano. Kasi kung ganito ang ating gagawin, nagiging totoo tayo sa misyon ni Kristo. Ipahayag ang kanyang mabuting balita. Pakinggan ito at isabuhay din ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod na nagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi. Ang ating itugon, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi.
Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kami mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tang lang
matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tangin sa Quezon Boulevard o sa San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,